Guys, dumating na si Judith. Kayo na magkakaalaman kung magkano ang ating kuryente. Lord, bahala na po kayo. Mercy. Yan ang part na yun kasi. Kaya ang bill natin ng March is... Hulaan mo na eh. 5? Hindi. Higher! Higher 8? Higher! Higher! 10? Higher! Nakong natuwa ka pa. Anong yeah? Anong yeah yeah? Anong yeah yeah? Yeah 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 yeah. Guys, dumating na si Judith. Ngayon na magkakaalaman kung magkano ang ating kuryente kasi as you know mga niskis, dahil ngayon mayroong crisis tayo. So, yung mga tao from Meralco, nilimit sila and minabuting na kanilang company na huwag i-risk yung mga nagre-reading para hindi sila maging exposed sa virus. So, they come up with the idea na yung the last 3 months ng bill during ng January, February, March is sum up yun. So, pag sinum up yun, i-divide yun into 3, yun yung magiging average nyo. Yun yung babayaran nyo ngayong March or April. I'm not sure kung anong bill to. Kaya, malalaman natin kung magkano. Ngayon tayo magkakaalaman. I am hoping na hindi siya ganun kataas kasi for the past 3 months, hindi kami araw-araw nag-aircon. Pero ngayong buwan, sagat kasi sobrang init. Kaya, buksan na ba natin? Ito mamaya na. Buksan na. Magkaalaman na po ano, kung magkano ba talaga ito. Kinakabahan ako dito ha. Kasi meron pa naman akong nakikita sa Facebook. Merong ano, no, 30,000. May 50 pa nga eh. 50,000? Saan kamay ng Diyos natin kung ulit? Lord! Lord, bahala na po kayo! Mercy! Okay, gawin natin ano? Gawin natin... yan, unahin natin to. Unahin natin yung... Ano na yan? Yan ang part na yun kasi. Sabi ko, slowly lang. Para, alam mo yun. Bila lang. Yung ano. Kasi ulat din ako. Oh my God, parang hindi naman ito ko panipaniwala. Ala. So, ito nga yung billing natin ng March. Ano pa kaya yung billing natin ng April? Just mo, santo. So, dahil pala, kinuha nila ito ng December, January, February. Ang taas ng konsumo natin ng December. Hmm. So, sinum up yan. Kaya, ang bill natin ng March is... 11,261. Okay na yan kaysa naman sa 34. Ito ba yung binayaran natin last month? I think. 6? Ata. Titignan natin kung magkano si Judith. Wala mo kung magkano sa amin. Hulaan mo na eh. 5? Hindi. Higher! Higher 8? Higher! Higher! 10? Higher! Ha? Wala friend! 11. Sige, tatain muna ako ng pera. Tingnan ko nga sa kabila. Sinanay. Ako na magtitingin na. 2 hours later. Kamusta kayo mga niskis? Parang sobrang liwanag ng camera natin. Ayan, better. Sobrang init ngayon. Yung temperature dito sa control sa kwarto na control sa aircon. Nandito kasi yung temp na nasasagap niya. So, ang sagap niya ngayon is 35. Ganyan kainit ngayon. Ang init-init kanina, naalala ko pumupupo lang ako sa banyo, pero yung pawis ko tagak-tak kasi tumutulo. Iba na talaga yung init ngayon, delikado. Better yet, maligo kayo ng twice daily, sa tanghali at saka sa hapon. Kasi sobrang init talaga para ma-prevent natin yung heat stroke. Tsaka,
aircon kayo, di bali nang medyo mataas yung bayaran natin next month kaysa naman sa hospital tayo magbayad, di ba? Di bali lang sa Meralco tayo magbayad, wag lang sa hospital, okay na yun. Kailangan kong gawin ngayon is ayusin tong mga basket natin, laundry basket, kasi natupi na to ni nanay, pero ako yung nagpapasok sa loob ng cabinet, kaya ayusin ko muna yan, dalawang basket na. Naglaban na naman si nanay kahapon, so mamaya madadagdagan na naman yan ng isa pang basket, kaya tatama rin na naman ako, kaya linisin ko na yan, ayusin ko na yan habang dalawa pa lang. Ginagawa ko. Ganun pa din. Walang pinagbago, pero isang oras na nakalipas. Hindi ako makakilos. Feeling ko nalulusaw ako. Sobrang init. Parang gusto mong humilata na lang. Yung init, hindi ka magiging productive kasi okay, parang inuubos niya yung energy ko. Tinutunaw niya yung energy ko. Sobrang init. Hindi ako makakilos talaga. Diyos ko po, paano ko ba ito matatapos? Buti pa sila dito naka-aircon kasi hindi talagang hindi pwede mag-aircon ngayon. Sobrang init na yun, no? Labas tayo. Diyan ka lang, mainit. Tinry nga pa lang gawin ni Dado yung pool. Pinagtitapan niya. Pero umano pa din talaga. Lumambot pa din, hindi kaya. Yung tubig dito sa garahe, medyo maligam-gam. Hindi siya malamig. Para siyang maligam-gam na binantuan lang ng konting lamig. Nag-moist na naman yung camera. Napatulog na yung mga bata. Medyo hapon na din. Pababa na yung araw actually. Kaya hindi na ganun kainit. Naisipan ko mag-repot nung aking snake plant. Kasi nabasag yung pot nito nung nakaraan pa. So, meron akong paglilipatan na pot para mailagay ko na ulit siya sa loob ng bahay. Kasi maganda talaga may halaman sa loob ng bahay. Okay, so mag-repot tayo. Matagal na sa akin tong snake plant na to. Paso-paso mga ningskis kasi marami kaming plastic containers yung pinaglalagyan ng water ni Cloudy. Super dami namin ganyan. Yung iba, pinakuha na namin sa nangangalakal. Ngayon, naisip ko kasi walang dumadaan na basurero, nakatambak na yung mga ganito namin. Naisip ko, ikat siya dito para maging ano, maging paso. So, dito magtatanim, gagawin, bubutasan lang yung ilalim. Kaya yun ang ating gagawin for today. Yung iba naman, imbis na dito kinakat nila dito sa taas, tapos lalagyan nila ng sabit. Diba? Lalagyan lang nila dito ng square. Napanood ko yun eh sa Facebook. Tapos, yun na yung magiging paso. Pero kung gusto niyo yung mga paso na nakasabit, pwedeng ganun. So, gagawa tayo ng dalawang kalahati. Tsaka ito, gagawin natin yung pahaba. May takip kasi to eh. Pero sa bagay, para ano, merong air vent. Air vent. Hindi nagsalubong. Naging paikot kasi siya. Tingin na lang natin para mabilis. At para pantay. Maglinis muna tayo. Nanonood ako ng balita, mga ninskis. Nagla-live kasi yung TV Patrol. So, binanggit dito sa maraming vaccine na naka-due. Pero apektado ng ECQ. So, yung mga bata, hindi makapagpabakuna dahil sa ECQ. At saka dahil sa risk din na baka mahawa sa ospital. So, sana magkaroon sila ng ano, ng paraan. Ayun. So, sana mag-alat daw ng special place para lang sa pagbabakuna.
where children and parents can feel safe. O nga naman, katulad nito mga bata, meron din tong bakuna dapat nung ano, nung March. Noo, importante talagang may balita. Buti na lang naka-air sila mga Niski sa Facebook kasi ibang platform yon. Ang daming nanonood sa ABS-CBN ngayon, TV Patrol. Sa Facebook yan, Nay. Hi! Right? Hi! So ngayon nyo lang kami nakita, ako pala. Ngayon nyo lang nakita sa ano, dahil busy ako sa mga nangyayari sa paligid-ligid. Live stream yan ah. Ipinta ko na lang yung TV namin kasi wala rin sa ano. Ipinta na lang, ano na? Ipinta na lang daw yung TV nila kasi wala na. Halos buong isang araw ako nandun sa taas. Kamukha ba kami? Sino kamukha ni Sky, guys? Si Daddy? Mami. Daddy! De, Mami sabi mo eh. I'm just joking. Daddy has a prank. Daddy has a prank. Prank. Love you. Love you. Magkaaway. Tikman mo to. Dali, dali. Yan yung Jollibee chicken, pero iba yung breading na ginawa ko. Mas maganda pa yun sa gawa ko nung una eh. Malapit. Malapit naman. Ito na sa'yo ate, oh, at hati kayo ni Cloudy. Kain na tayo. Chicken, danggit, at carbonara. Yes. Kakamay ka, Cloud? Ayun na nga guys, no. Pumakita niyo yung mga bills namin ngayon. This is only part 1. Hanggang kailan kaya tayo ganito? Ano? Hindi natin malalaman kung ano kasi mukhang sa pagkakaalam ko mukhang ma-extend na naman. Hindi ko sure ha. Pero sa mga nababalibalita ko mukhang ma-extend yung quarantine natin. And so it goes. Yung mga bills natin patong-patong din, di ba? Patuloy na darating sila, Judith. So, hindi ko pa alam kung ano ang bill namin ng tubig, credit card, yan. Sky, tapos yung Converge. Ang mahirap naman sa sitwasyon ngayon dahil nga katulad ko na another source ng pinagkakakitaan ko is yung pagbabanda, pagkanta, events lalo na. Talagang tapyas talaga lahat ng mga events ngayon. Hindi ko alam kung paano makakasurvive ang events industry, yung entertainment industry. Dahil syempre isa yan sa mga ano, kumbaga parang bread and butter namin niya. Pero naiisip ko nga eh na i-push ko na yung pagbebenta ng tinapay. Ipay na tayo ng bakery. So kayo guys, yung mga nandyan sa bahay, huwag kayong makawala ng pag-asa kasi hindi lang naman din talaga kayo yung nag-iisa sa ganyan sitwasyon. Marami tayo na ganyan ang pinagdadaan. Pero ako naniniwala kasi ako, pampalakas lang ng loob, ano, pagpalakas ng loob sa mga iba nating mga nanonood na gipet or hirap. Kailangan lang na konting diskarte. Didiskartehan nyo lang. Mahirap talaga sa sitwasyon natin, pero kung makakahanap tayo ng ibang ways din, talagang ito siguro yung time na kailangan pagganahin natin lahat ng mga pwede nating ano, paraan na magagawa para makasurvive pa sa mga ilang buwan na darating kung sakali man. Na I hope na sana hindi mangyari. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi naman sa pananakot, pero sa nakikita ko ngayon, hindi pa ganun 100% talagang I don't see this coming to end soon talaga. Mahaba-haba pa. Kumbaga mahaba-habang inuman pa to. I-share ninyo sa amin sa comment box below kung kayo ay nakatanggap na rin ba or na-meet nyo na rin ba si Judith. Para at least no, iba rin kasi yung feeling na parang pag nakita mo babe, di ba? Yung mga ibang na medyo nakakagaan sa damdamin na hindi lang pala ako nakakaranas nito. Expected mo na may darating, pero iba pag nahawak mo na. At hindi yun yung expected mo, di ba? Oo, delay. Pero babayaran at babayaran mo din yan. Anyway, yun lang, at least na. Anyway, yun lang. May bibenta na tayo ng tinapay. Siguro soon, hindi ko yes, lang sure. Mr. Panadero at your service. Panadero at your service. Yumi! Tulog na yun. Si Madam, matulog. Good night, guys. See you tomorrow. Bye-bye.